Good morning mga kabisdak. Ito naman po ang inyong lingkod, Master Bisdak OFW Vlog. Kung ngayon ka lang sa aking channel, please okay, like and subscribe na lang. Okay, at saka bell notification para lahat ng details mapanood nyo. Ito guys, papakita ko sa inyo ngayon paano magbaba ng backload sa planta. Wow. Dito sa Nada Dairy, Lhasa, Saudi Arabia. Papakita ko guys yan. So, yan ang ibang lahi yan na silang nagbababa ng mga crates, anti-crates namin yan. Yung nakadilaw na yan, Saudi, tapos yung naka-orange, Nepal po yung naka-orange na yan. Oh, halo-halo guys, walo katao sila ang nag-upload ngayon. Okay, mga ano yan, mga fans ko sa ano yan, sa martial arts dito. Minsan nagdi-demo ako dito sa harap nila. Nagpapaturo din sa akin ng mga basic-basic dito yan. Kaya ayun, kilala nila ako sa pamagitan ng Master Bisdak OFW. Naka-subscribe sa akin mga yan. Ito naka-orange, minsan nakabangga ko yan noon. Di pa niya alam na nag-martial arts ako, nagulat lang siya. Ngayon mga sadik, kaibigan, friend ko na sila. Ayan. Ayan po, yan lang sitwasyon dito guys. Tapos papunta yan doon sa mayroong machine dyan na dyan lang itataob na maliit na machine. Di lang natin makita na sa likod na puno siya kasi. Tapos diretso na yan doon sa loob. Kakargahan na naman ulit ng mga milk. Okay, yogurt o ano man. Ayan, kaya ito po yung kung saan ang galing, kung saan lupalop mong galing ng mga karga. Backload ang tawag po nito guys. Ayun, binabalik namin dito. Ayun, dalawang truck po kami, isang kasama ko niyan, Pilipino. Okay, yun. Ay, mamaya mapanood nyo, medyo sinita ko yung medyo nilang kami kasundo. Yung isang Pilipino dahil naunahan niya ako. Pero maganda naman paliwanag, wala tayong issue doon guys. Ayan, okay, ayan mga kaibigan natin. Ayun, panoorin natin guys hanggang dulo. Kaya, para makita niya ang background. Ito ang ginagawa ni Master Bisdak dito sa pag-drive ng trailer, truck driver. So, ito mga fans natin. Yeah, wow, yeah. Karate siya. Oh, ayan. Ayan po, ito na kita ko eh. Ayan, mga Saudi yan guys. Okay, ayan. Bubuksan na niya yung isa. Okay, ayan. Pagkatapos niya, napahinga na tayo. Okay guys, panoorin hanggang dulo. Maraming salamat. Guys, samahan niyo ako hanggang dulo. Okay, mamaya kunti ipakita, ayan, ipapakita ko sa inyo mamaya sa Pilipino medyo, ayan, hindi ko na kursunada yung ugali niya tungkol sa pagkatrabaho dito sa planta, medyo matagal na rin po kami sa Jida Macanport, upakan siya, pero huwag muna, ayan, punta tayo dito sa ano. Ayun, punta lang natin guys kasi nga medyo kabila. Ito pa pangalawang video to guys. Ito po yung nangyari, nagpatama yata. Ngayon pagdating namin sa kanahan lang natin itong isang igibok ng tubig, medyo dapat mas ako ang i-upload ngayon siya ng i-upload, pero pinipigilan ko lang yung aking malupit na paa na ano na bakal kasi delikado. Baka 3 buwan o 4 buwan di makapagmaniho pag akong tumiras kanya. Okay, yun, diplomasya lang guys, kinausap ko yung Nepal, kung bakit ino-upload yung nauna kong kasama na ano, na sobrang sipag, minsan nakasagasaan ng kapwa. Nagpaliwanag siya na lagi naman daw siyang tumutulong sa akin, yung Pilipino, itong Nepal na mauna lang daw muna ang isa kasi nag-igim ako ng tubig kanina at saka, ayun guys, medyo nagpaliwanagan kami ng husto dyan. Dahil first come first serve dapat yun. Kaso maganda naman paliwanag nitong Nepal dahil siya palang gusto rin i-upload ng isa kasi mayroong expire. May expire pala na, ayun nga, alam ko expire. Pero yun, na-upload na, pinagbigyan ko na lang kasi nandiyan na. Pero kung gumawa talaga ako ng hindi maganda, pwede, pero wag, diplomasya lang. Relax lang, Bisdak. Huwag mo gamitin ang iyong iron legs dahil delikado. Kanakaut kausapin natin ng gusto, tara kausapin tayo isang Pilipino na matagal ko na rin gustong pilayan, pero wag, kausapin lang natin kung anong sitwasyon kasi pag napilayan ko guys tapos ipakita ko viral Jessica Soho sana, pero wag, hindi natin kailangan yon. Okay, kausapin lang natin guys, samahan nyo ako, ayan, sitahin lang natin bakit
Yan, ito siya si, banggit ko na pangalan, ito si Edgardo Galan. Yun. Shout out sa mga dating na mga Nada Boys dyan, kilala nyo to siya. Ayun, wala namang ikasong liability sa kanya dahil wala namang nangyari sa kanya na basag na mukha eh. Okay, kaya ayaw ko yun, iwasan ko yun dahil yung benefits ko, sayang. Ayun, nagpaliwanag siya na ano lang naman daw, kalahating, may rights sa kalahating expire. Ayun, kaya sabi ko okay lang, wala tayong issue dyan. Shout out sa iyo, bye, okay lang pero... Pero ano, huwag masyadong managasa ng kapwa dahil delikado ka. Pero pinagbigyan rin kita dahil isa't-isa tayong mabuting tao. Master Bisdak, guys. Ang pasensya, isang sako. Okay, ang problema pag napuno na isang sako, guys, iwan ko lang. You don't know who I am. Okay, shout out sa aking pamilya dyan sa Pilipinas. Ang papalakas sa akin loob. Ayan. Ayun. Okay. Ayan, binababa na. Okay, binababa na guys. Hanggang dulo guys. Ayun. Okay. Walang nangyaring upakan. Basta ganang mukha. Wala guys. Okay, salamat sa Diyos. Biliba ko sa'yo, Master Bisdak. Mahaba ang pasensya mo guys. Okay. Mahaba ang pasensya na Master Bisdak guys. Okay. Hanggat maaari. Iwas diploma siya lang. Pitok-pitok na itong mata Bisaya. Kaibisig yun sa kalagot. Lagot na kina ba? Kapoy na niya. Minuangan pa. Okay lang. Ayun. Okay guys. Walang viral si Kaso. Walang nangyari upakan. Ayun. Okay guys. Okay hanggang sa tumawag. Decline mo na. Okay. Sana hanggang matapos ang aking 12 years walang record na pinabagsak na kapwa tao si Mr. Bisdak dito sa kumpanyang ito. Okay, ayun, ayan na, binababa na guys. Ayan na, matatapos na rin yun sa ito pala yung unang track guys. Ayan, okay, panoorin hanggang dulo. Ayan, ayan na guys. Yan, binababa niya. Oh, shout out pala dyan sa mga ex-Nada Boys na sa... shout out pala dyan sa mga trupang Europe, trupang Canada, trupang Philippines, kung saan man, trupang Amerika, kung saan man. Okay. Huwag naman natin mamagit ng pangalan para hindi mabulabog ang ating mga plano sa buhay para sa ating pamilya, guys. Yan. Okay, yung lingkod Master Bisdak guys, patuloy pa rin nagbo-vlog dito sa mga kaganapan sa nangyari sa Saudi Arabia. Okay, libangan natin. Okay, shout out dyan sa aking pamilya sa Negros Occidental. Okay, yan. Yan na, ito yung ano guys, mga yung Saudi mga kaibigan ko. Ito, mahilig to mag-sparring-sparring sa akin eh. Tapos pag umatake na yung sipa, suntok ko yung tumatakbo, tawa ng tawa naman. Siyempre, hindi naman sila marunong kasi guys eh. Katuaan lang, huwag lang silang saktan. Okay. Ayan, medyo masaya-saya kunti si Bisdak dyan guys dahil mamaya tutulog na yan. Okay. Ayun lang ang buhay namin guys. Okay, malapit tayo matapos guys. Okay. Shout out sa inyong lahat, sa mga nagpuyat, sa mga nagtsaga na manood ng aking video. Vlog. Ayan guys. Ayun sila. Ayun pa rin kanina. Inikuta natin. Okay. Lapit na tayo matapos guys. Kunting tiis na lang. At papahinga na ang inyong lingkod Master Bisdak. Okay. Kunti na lang guys. Yan. Tatapos na. Okay. Ayun. Mayroong isa sa doon sa dulo guys. Nagpapatawa kasi yun eh. Doon karate ng karate. Doon sa may machine. Yun. Nakita natin yung machine. Yun, mayroong machine doon sa dulo. Diyan nila tinataob yung empty crates na yan na lalagyan ng gatas. Yung gatas guys, lalagyan ng ano, gatas na nakalagay sa ano, plastic na bote. Yun, baka may magtanong, anong sinasabi master, gatas na paano malagay dyan? Gatas na klase-klase, may maliit, may malaki na nakalagay sa bote. Parang mineral water, yan, ganon. Tapos yung yogurt, nakakarton din siya ng maliit. Na yun, lalagay dyan sa lansan sa crates na yan. Yan ang silansa na papasok sa truck. Yan. Yan lang po guys ang sitwasyon. Yun. Okay. At actually, shout out pula sa kasama ko, si Ernie. Dalawang driver kami.
Dubol kami guys. Doon papahinga muna siya dahil power shop siya to sa Yaw. Tulog ka muna dyan. Pahinga muna siya dahil tulog ka. Magkano siya bukas. Ayan. Shout out sa inyo lahat. Paki like and subscribe. Maraming salamat.